Magandang umaga. Tara, samahan niyo ako papunta ng work ko. So ito na nga, bumaba na ako sa bahay namin. Alas 9:20 na nga ako nakababa niyan. Medyo natagalan ako. Pero ngayon 10 a.m. ang pasok ko. Sakto lang naman ang pagbaba ko, hindi naman ako malilate, kaya okay lang. So ayun na nga, ito na nga ang sistema namin kada araw. So kailangan namin babain simula 4th floor kung nasan kami nakatira hanggang sa baba. Kasi nga wala kaming elevator. But anyway, nasanay naman na kami. Ito nga, dito na ako sa baba. Salamat. So ayan, di pa ako pumapasok, pagod na talaga mga pa ako. But anyway, simula dito sa bahay namin hanggang metro, siguro mga 5 minutes walking lang. Kaya napakaganda rin nito kasi nga, hindi kami malayo sa metro. Madali lang kapag papasok or aalis kami. Yun nga lang talaga, hindi lang talaga namin nakuha talaga yung magkaroon ng elevator. Pero sana soon magkaroon din kami ng elevator. Karamihan kasi ng mga bahay din dito sa lugar namin, walang mga elevator, iilan lang din ang meron. So andito lang ako sa metro, diba? Ang lapit lang. Dito nga pala kami nakatira sa Alto del Arenal. Line 1 siya sa metro. Simula dito sa Alto del Arenal hanggang sa kung saan ako nagkatrabaho, mga 11 stops siya. So nasanay na rin ako, medyo malayo pero okay lang naman kasi same line lang din naman siya sa metro. Meron nga palang transportation na card na ginagamit dito sa metro or kaya sa bus, pwede mo siyang gamitin. 21 euros and 80 cents nga pala ang binabayaran ko dito every month. But before, alam nyo ba kung magkano yan? Nasa 54 euros every month, kaya sobrang tipid talaga. Simula nga dito sa Alto del Arenal hanggang sa Puerta del Sol, 11 stops siya. So more or less, nasa 30 to 35 minutes ang biyahe. Ay, ano ba yan? Wala pala akong maupuan kasi ang daming tao. Andito na nga tayo sa Puerta del Sol. Ang ganda nga ng weather ngayon, nakita nyo? Mga onti pa lang ang tao kasi maaga-aga pa. Meron pa tayong 7 minutes before my time. Pag nag-exit ka nga dito sa Puerta del Sol, lalakad ka lang ng onti, siguro mga 5 minutes, andun ka na sa trabaho ko. So dito ang daan, dito sa May Cali Carmen. Kapag weekends naman, napakaraming tao dito kahit sobrang aga pa. Kasi nga ito ang center ng Madrid. Talagang maraming turista talaga ang nagpupunta dito. Yun lang din ang kinagandahan ng trabaho ko kasi nasa sentro ko. So hindi mahirap yung transportation. Kahit na umuwi ako ng gabi, marami pa rin ako nakakasabay na tao. Ang kinagandahan pa dito, tabi-tabi yung mga store, mga restaurant. Kaya kahit pag-uwi mo sa trabaho, o diba, pwede ka sumagot sa mga tindahan, pwede ka mag-shopping. Nagpapasalamat nga din ako kasi madalang talaga ako malate. Lagi talaga akong nauuna sa trabaho namin. Minsan 10 minutes or 5 minutes, nasa work na kagad ako. 6 years na nga pala ako dito sa trabaho ko. Before naman, hindi kami dito sa kabilang street kami. Minsan naman, nadidistino ako sa ibang street, sa Cali Montera, sa Cali Postas, or sa Cali Arenal. Kapag nga maaga ako dumarating dyan, minsan dumadaan muna ako sa mga tindahan. Nagpapalipas ba ng oras hanggang sa dumating na yung oras ko, ayun, pumapasok na ako mga 5 minutes before. At ito na nga, nandito na tayo sa trabaho ko, sa Alpargatol, asaka sa souvenir. Dalawang tenda yan na pinag-isa, iisang company lang siya. Ibig sabihin nga pala ng Alpargatos, yan yung mga Alpargatos na sapatos. Mga artisanalis yan, made in Spain. And then, meron din kaming souvenir. Andyan yung mga souvenir ng Madrid, asaka yung mga football, katulad ng mga Real Madrid, at Barcelona, asaka Atletico Madrid. Katapat nga lang namin yung mango na store. And then, sa kabilang side, meron din namang side step. And then, sa front, merong restaurant ng Cafente. Ang aga ko nga nakarating, so kapag ganyan, ang ginagawa ko, umuupo lang muna ako dito sa tapat ng mango. Inaantay ko yung kasama ko na magbubukas ng tienda. Meron nga palang second floor yung tindahan na yan. Mas malaki siya sa taas. Nandun yung mga football, saka iba pang mga souvenir. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pagsama. Bye!